So ayan, may kakabit na naman tayo sa ating Raider 150. Charan! So ayan, gumastos na naman tayo. Ah, ito. Tapos matagal ko na nabili yan. Hindi ko lang may kabit-kabit. Tapos ito yung sinasabi kong bago natin kakabit. So para sa ating Thai Thailand concept. Ayan. Alloy gas tank. So, mga kasama niya pyesa. So nabili natin ito sa Dasma. Ayan, shoutout GMC. Shoutout po. So ito yung gas tank natin. Ito yung takip ng parts na kasama niya. So pakita ko lang sa inyo yung itsura niya. So ito yung takip, saka yung gas cover, saka yung holder ng floater. Yung floater para sa fuel gauge yun. So ayan yung takip para dito. So ang maganda dito, ito may uka siya. So may kakabit niya ulit yung, hindi nyo kailangan tanggalin yung lock ng battery. So ayan. So ito yung lalagyan ng hose. Na nasa likod, nasa harap siya. Ito rin yung maganda dito, sakto yung lock ng upuan dyan, hindi mo kailangang magpalit ng tornilyo. Ayan, TRMP alloy gas tank. Pakita ko na sa itsura niya. Mas mura to kaysa sa ano, JRP na gas tank. Ang hindi lang maganda dito, wala siyang kasamang sticker. Ang ganda sana kung pa may sticker siya. So ito kaya natin papalitan, kasi ito yung stock na gas tank natin. So iniisip ko sana pinturahan lang, pero sabi ko try ko palitan ng alloy para mas balinis, mas pulido. Yan. Yan, puro kalawang na. Then hindi lang tayo magpapalit ng gas tank. Yan. Tatabasin din natin itong ating flairings dito para tayo concept talaga. Pabawasan natin yan. So, una muna, tanggalin natin itong upuan. Ayan, luwagan lang natin. Yun. Iba na yung tornilyo na, pinaltan ko na. Hindi na-stuck yung tornilyo na yun. Spacer pa yun. Dalawang tornilyo na eh. Kasi hindi na nga siya stuck. Hangganin lang natin yan. Okay. Yeah, pati ito. Madali na tanggalin yan. So ito, natanggal ko siya. Paano ko ba siya natanggal? Ayan, meron siya dyan parang washer clip. So yun yung tatanggalin nyo. Hindi ko na napakita. Pero may washer dun siya. Hihilahin nyo lang yung washer. So ayan, tatabasin ko yan. Una natin yung gagawin. Ayan. Pakita ko lang yung tornilyo. So yan, may tornilyo dyan. Tapos dito yun, pareho, katapat yan dyan. Although, yung stock na tornilyo, hindi siya pwede. So kailangan niyang bumili ng mas mahabang tornilyo para maabot. Kasi yung stock na tornilyo, maikli lang. Mamaya papakita ko sa inyo itsura ng maikli na tornilyo. So baklasin muna natin yung mga, baklasin muna natin yung flairings. Kasi kailangan natin tanggalin lahat yan para mas madali magtrabaho. Yan, medyo post forward natin para mabilis, para hindi nakakainip. Ayan, tanggal na. So, kita na. So, ayan yung stock natin na gas na. Puro kalawang na talaga siya. Pintura ko na sana. So, bali meron niyang apat na tornilyo. Yan, sa kabilang gilid. Isa dito sa kanan. Yan kanina doon sa may kaliwa. Then, ito yung sa may linya ng fuel hose. Tsaka filter. So, umuha ko ng lalagay natin ng gas. Then, ito, unahin natin baklasin muna yung i-drain muna natin yung ano, gas. Bago natin baklasin yung tanke para mas madali. Tanggalin nyo lang naman yung clip niyan. So gamitan nyo ng pliers kasi mahirap gamitin yung daliri. Masakit. Uga-ugain nyo lang yan. Uga-ugain nyo lang. Tapos i-ready nyo lang yung ilagay nyo ng gas. Yan. Yan yung ilaglagyan ko ng gas, yun yung langis ng kotse. Yan, i-drain lang natin. So once na-drain na natin,
ang susunod natin tanggalin is yung ano naman, yung sa floater. So madali lang yan, iikot nyo lang yan, ganyan lang kailangan, bupukpukin nyo lang para matanggal yung lock ng floater. So yan, madali lang yan. Hop, mahirap. So tinanggal ko muna yung wire para mas madali tanggalin. Hirap kasi tanggalin pag nakakabit. Higilahin nyo lang naman yan. So yan, mas madali yan sa tanggalin. Floater. Dandaan kayo para hindi masira. Ayan, yung floater. Ayan. Tsaka yung gasket, huwag nyo kalimutan yung gasket para hindi tumagas yung gas. So tanggalin na natin to. Palasin natin yung gas. Ah, ito, medyo mahirap sa tanggalin. Hindi kaya na ratchet ko. So kailangan yung medyo mas payat na konti. So unahin mo natin tanggalin itong nasa ibabaw. So pakita ko sa inyo kung bakit kailangan nyo magpalit ng tornillo dyan. Kasi maikli kasi yan. Maikli yung tornillo dyan. So ito sinasabi ko, kailangan na ratchet dyan. Ay, yung ratchet natin hindi pwede. So buti meron akong ganito. Na 12mm yata, 10mm yan. Hindi kasi siya kasha, nakatago kasi yung tornilyo. So yan, baklas na yung ating gas tank. Yan yung gas tank natin. Yan yung gagamitin pa natin yan, babaklasin din natin yan. So yan, bago natin ikabit yung alloy gas tank, nakita ko si madumi, so linisin muna natin. So ayan, bilis no, pati ito nilinis ko na rin yan, no? Galing di ba? So ito, kinabit ko na yung hose tsaka gas filter natin. So ilalapat na natin sila sa lalagyan, i-install na natin. So habang in-install ko yan, napansin ko parang nakaharang yung ano, nasa gitna kasi yung ano eh, yung stack kasi nasa likod, yung itong alloy nasa harap yung kabitan ng hose. So kailangan tanggalin itong ano, rectifier yata tawag dito. Tanggalin natin tapos ilipat natin ng pwesto. So yan ay nilipat ko dun sa may kabitan ng pinaglalagyan ko ng ano, fuel cap ba tawag dun, basta yung parang hose, tapos papunta dun sa carburetor, may parang bilog dun. Isundo ko siya, isinama. Ayan, kinakabit ko na. So dito, napansin ko hindi siya pumapasok kasi gawa nung nalagyan ng battery. So kailangan natin muna tanggalin yung parang lock, yung lock ng battery. So ayan, tatanggalin muna natin yan, yung pinagsasabitan ng rubber na yun. Tanggalin muna natin yung pinakalock ng battery. Then tsaka natin ikakabit yung gas tank. Then ibabalik naman natin yung, tsaka natin ibabalik yung sabitan ng ano, lock ng battery. So lagay muna natin yan, ikakabit muna natin yan. So dito, napansin ko na may problema na naman tayo dyan. So dun sa harap, sa harap din naman pumapasok kasi masyadong nakaliko. So yan, kailangan natin ibuka. So naibinuka ko siya gamit tong adjustable wrench natin. So yan, bubuka natin para pumasok yung sa dulo. Nakalimutan ko video na, pasensya na. Pero yan, ibubuka nyo lang yan parang pinakapaa nya para pumasok. So yan, ikabit ko na tong sa likod. So ikabit natin yan. Huwag natin agad higpitan. Sakto higpit lang. Kasi higpitan muna natin sa ilalim. So yung sinasabi ko, yun yung paanan, yung tornilyo kasi dyan. So binuka ko lang yan para pumasok. So nilagyan ko na ng tornilyo. Ikot-ikot lang. Yan, tsaka ko hinigpitan ito sa taas. Yan. Tamang higpit lang. Alright.
Then, ikabit na natin yung floater. So, nilinis ko rin yung gasket na yan. Huwag nyo makakalimutan yung gasket. Mahalaga yan. Yung floater, tinandaan ko lang ko sa paano siya nakakabit. So, yung pinakapagpapasokan ng wire is nakaharap sa likod. So, ganun lang din yung floater. So, ito yung pinakalak niya tsaka ito medyo. Ayan, kabit na natin. Ito pa isa naging problema ko dyan. Pag bumili ka talaga ng minsan ng pyesa, minsan hindi sakto lahat eh. Talagang magkakaroon ka ng problema. Ito ang tornilyo na nakasama. Hindi siya kasya. Malaki. Ayan, tinatry ko siya ipasok. Hindi kasya. Ayaw maglaki. Yung pala masyado siyang malaki. Hindi ko alam kung bakit. So, buti na lang meron akong maliit na tornilyo na nakita sa toolbox ko. Yun ang ginamit ko. Kung ano sakali, baka bumili pa ako. Buti meron akong extra. Hindi ko lang alam kung saan galing to, pero nagamit ko pang ano, pang higpit. I mean, tornilyo para mailapat yung lock ng floater sa gas para sa fuel gauge natin. So, yan. Nailak ko na lang maayos. Ito pa isang problema. Masyadong maikli naman yung ano, yung wire. So, hindi ko may pasok. So, plano ko dyan, puputulin ko, tapos i-extend ko na lang. Pero, tsaka ko na lang siya kakabit. Puputulin ko na lang dyan, tapos dudugtong ako. Mamaya ko na lang gagawin. So, lagyan ko na ng gas para matesting natin. Ayan. Alright. Mandar. So, sabihin naman yung gas ay pumunta na sa carburetor. So, ayan. Buti naman. Wala naging problema. Mandar na motor natin. So, ayan. Yeah, extend ko na yung wire. Nakabit ko na. So, check natin. So, ayan. Gumagana naman. Maayos naman siya. Then, ayan. Tapos ko na rin yung bearings. So, ang ginamit ko na yung lagaring bakal lang. Yung bala lang. Yung bala lang na lagaring bakal. So, tinaga ko lang siya lagariin. Tsaga-tsaga lang. So, ayan. Tapos may sticker lang kung tinikit. Ayan, nalinis tingnan. Yan nga ang problema dyan, oh. Yung upuan mo, sasagad na siya. Kasi wala nang pumipigil sa kanya. Sasampay na sa manabela mo. Ay, maayos naman. Malinis naman tingnan. Ikabit ko na yung flarings. Ah, ito pa isang issue nito. So, dahil naka-alloy ka, yung tanke, medyo lumubog. So, yung parang pinakapan ng upuan mo, hindi lumalapat. So, kailangan ko siya lagay ng basahan para at least lumapat yung lock na yan, then yung upuan hindi gumalaw-galaw. So yan, malalim kasi yan eh. So yun lang naman yung naging problema ko pa dyan, isa pa isa sa mga naging problema natin. Pero lagyan mo lang basahan, okay naman siya. So yan, Thai concept. Oh, di ba? Ayos ba? Linis. Yan. Thank you.